Maligayang pagbabalik mga tol, pag-uusapan po natin ngayon ang pahayag ni Oscar De La Hoya. Sinabi ni Golden Boy na magkakaroon ito ng laban sa unang bahagi ng taong 2021. Ito nga po ang buwan ng January hanggang Abril. Kung matutuloy ang comeback fight, interesado ito labanan si Gennady Golovkin. Ito ang matagal na niya pangarap. Marami pang opsyon kung sino ang pwede labanan, pero umaasa si Oscar De La Hoya na magkakaroon ito ng negosasyon kay Golovkin. Kung sakaling matutuloy ito mga tol, isang magandang laban, pero sobrang delikado ito para kay Oscar De La Hoya. Huling laban niya taong 2008, mahigit isang dekada ang nakalipas. Pagkatapos babalik at kalabanin niya ang isang Demaso ang Kamao. Ibang klase talaga itong si Oscar De La Hoya mga tol. Marami naman pwede labanan sa middleweight kahit pumili muna ito ng Demartillo ang Kamao bago lumaban sa isang Demaso. Balikan natin mga tol kung sino nga ba ang mga nakatalo kay Oscar De La Hoya. Nagtala ng 31 wins walang talo. Ito ang kartada bago nakatikim ng unang talo kontra kay Felix Trinidad via majority decision. Pangalawang talo niya kontra kay Shane Mosley, natapos ang laban via split decision. Pangatlong talo kontra kay Shane Mosley sa rematch, natapos ang laban via unanimous. Pang-apat na talo kontra kay Bernard Hopkins, natapos ang laban via knockout sa round 9. Tinamaan sa bodega si De La Hoya, hindi na ito nakarecover. Panglimang talo kontra kay Mayweather, natapos ang laban sa isang controversial split decision. Panghuling talo niya kontra kay Pacman, surrender ang inabot matapos magulpi ng todo. Nagtala ng kartada na 39 wins, 30 knockout, 6 losses, may edad na 47. Sa kabilang banda, may laban din si Golovkin sa December 18 kontra kay Camille Zeremeta. Dedepensahan niya ang titulong IBF. Ito ang may pinakamaraming title defense ngayong era, 21 title defense sa isang division. Samantala, hawak naman ni Joe Louis ang most title defense sa history ng boxing. Nagkaroon ito ng 26 title defense. Balak din ni Eddie Hearn na mangyari ang laban ni Golovkin versus Canelo sa Mayo. Pero nakadepende pa rin ito kay Canelo kung sino ang pipiliin. Ano ang masasabi nyo dito mga tol? Hanggang dito na lang po tayo. Maraming salamat po.